Babe, hindi na mo kamukha mo yung asawa ko. Wow, sino ba asawa mo? Ako! Si Cinderella. Si Cinderella. Yes! Asawa ayan. Ko pangalan niya Cinderella, Dizon, Sadalikan, a.k.a. Bebang. Bakekang. Bakekang. Kiray. Sabi tawag yun sa akin si Yano. Lagi niya tinatawag ko Kiray tsaka Surayda. Doon sa Fisher Mall, idol, doon na putol kwento nyo. Oo, nandun na pala sa Fisher Mall. Tawala ko lang kung to. Hindi ko alam. Ito kasi yan. Sabi niya, punta ka ng Fisher Mall ulit ha. Mag-vlog tayo. So, hindi na ito yung first meet namin. I think second meet na to. Diba, babe? Second meet na to. Ngayon, sabi ko, sige ka ako, pupunta ako. May dala si Cindy, sample? Oo, ngayon, ginawa ko. Bis muna ako, nag-aisa ko. Paganda, syempre. Tapos, sabi niya, kinukulit niya na ako, nasa ka na. Sabi ko, papunta na ako, ganito, ganyan. Ngayon, syempre marami, ano, pagpunta ko ng Fisher Mall. Nahiya na ako, no? Sama ko. Syempre, ang hindi ka dati, mababaya ako, no? Oo. Ganito kasi yun, guys. Ganito yung story, ano na. Kung bakit ako natagalan. Kasi, hindi ko alam na pupunta siya. Sinabi niyang biglaan na nandun na siya sa Fisher Mall. Ngayon, sabi ko, sige ka ako, mag-aayos ako, papunta na ako. Ngayon, mag-vlog lang tayo, saglit lang. Pagpunta ko, ang dami niyang kasama, halos lahat ata sila. Halos lahat ata sila. Ngayon, syempre, bawal kami mag-usap sa, ano, sa nasa loob ng mall eh. So, bawal. Bawal may makakita. Ngayon, eto si Anton na kumausap sa akin. Nasa handyman kami, no? Nasa handyman kami. Ngayon, nilapitan ako netong si Matmat. Sabi niya, Sin, asa na daw yung mga gamit mo? Sabi niya. Sabi niya na ganun. Sabi ko, ha? Sabi ko, anong gamit ka ako? Kasi sabi niya, hindi kasi sabi niya, ano eh. Sasama ka na daw sa amin ngayon, Pampanga. Sabi ko, what? Sabi ko sa kanya, ano? Sabi ko, wala naman akong ano. Wala naman akong sinabi. Yon, therefore, alam ako na nagsisinungaling siya sa akin, tsaka dun sa mga kasama niya. Tapos di sabi ko sa kanya, bakit ka ako, hindi mo ako sinabihan, hindi mo ako inabisuan. Nagpunta ako ng Fisher Mall, guys, sarili ko lang dala ko. Hindi ko alam na susunduin niya ako, pupunta kami Pampanga. Ngayon, sabi ko pa, paano kaya gagawin ko nito? Hindi pa ako nakakapagpaalam sa parents ko, sa mama ko, tsaka sa papa ko. Tsaka, strict si papa that time. Ngayon, sabi ko, paano ako magpapaalam? Ngayon, di ako nagpaalam. Ginawa ko, sinama ko sila. Sabi ko, samahan niyo na lang ako, kukuha ko ng gamit. Pero, naano na ako nun sa kanya. Naiinis ako sa kanya kasi, binigla niya ako. Parang ako tuloy naipit sa sitwa. Parang napit-pit ako ng ganyan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kasi, ganito mangyayari niyan. Pag hindi ako sumama, mapapagalitan siya doon. Pag uwi. Pag hindi naman, pag, ano naman, pag sumama naman ako, naisip ko, mga magulang ko, wala pang alam. Ngayon sabi ko, desisyon na lang ako. Sabihin ko na lang kayo, mama, magpapaalam ako ng maayos. Ginawa ko, sinama ko to, umuwi ako sa ano, sa bahay namin. Nakasakyan na kami, kasama na nila ako. Sabi ko, ma, sabi ko, si Yano kasi nandyan. Oh, papasukin mo. Sabi ko, hindi, nasa kanto lang. Sabi ko na ganon, nasa kanto lang. Kasi, ano, nasundo niya na ako, pumunta pala ako ng Pampanga. Eh, bakit ka? Kung ngayon mo lang sinabi, magpaalam ka muna sa papa mo. Ngayon, ginawa ko, tinawagan ko si papa. Sabi ko pa, di ba magpunta ng Pampanga? Eh, syempre, si papa that time, hindi pa siya masyadong kilala. Sabi niya, anong gagawin mo sa ano? Anong gagawin mo sa Pampanga? Sabi ko, hindi kasi ini-invite ka ako ni ano, neto, ni Mariano. Ilang araw ka doon? Kailan ka uuwi? Sabi sa akin na gano'n. Sabi ko, siguro na sa ano lang ako doon? 4 days, sabi ko na gano'n. Tapos di sabi niya, basta lagi kang mag-chat, lagi kang mag-ano, ganito, ganyan. Pero worried talaga sila noon kasi hindi pa nila masyadong kilala si Yano. Nagpunta si Yano sa bahay, pero hindi pa talaga namin siya gano'n nakilala. Pero alam ko naman na hindi niya ako pababayaan that time. Kasi pag hindi ako sumama, makapagalitan siya. Ayun talaga yung ano, ayun talaga yung mangyayari. Ngayon, ganun din naman nangyari. Kahit sumama naman ako, ganun din naman talaga nangyari. Ngayon, nag-aayos ako ng gamit ko. Tapos pagdating, pag ano, pagkakita niya sa akin, nakabag na ako. Nakita ko na yung smile niya. Umiti na siya, talagang tenga niya. Yung ngiti niya, gantaya, alam mo, mapupunit yung mukha. Pero hindi ko siya pinapansin.
Nandun ako sa ano. Nag-away kami that time. Papunta kami papaga, nag-away kami. Nag-jawa na kami nun, guys. Sabi ko, bakit ka ako hindi mo sinabi sa akin? Sabi ko, binigla mo ako. Sabi ko sa kanya, nakakaya pa sa mga kasama mo. Sabi ko, kasi may mga kasama ka pa. Sabi niya, gusto lang naman kita makasama. Tapos buong mag-ano, buong magdamag ng biyay lang. Nakaganya lang siya sa akin. Sorry na kasi. Gusto lang naman kita makasama. Sabi niya na gano'n. Tapos ako, kahit nainis ako, kinikinig lola mo. Kinikinig ako kasi sabi ko, iba itong ano to? Iba itong lalaki na to? Kaya, pag nag-uusap kami, sabi ko, babe, sabi ko, tinanan mo ako, no? Bigla-bigla ka, no? Tapos nung mga oras na yun, nakabala din siya. Nakabala din ako kasi galit na eh. Galit na talaga. Kaya, kasi that time, alam ko, may live streaming sila, di ba? Sabado yun! Kinabukasan din yung noon. So ngayon, walang live. Dahil sa kanya, walang live dahil sa doon niya. Dahil ginabi nga kami, hapon sila pumunta. Pero dahil hindi ko alam na isasama niya pala ako, ginabi kami. So parang lumalabas talaga, ako talaga yung dahilan. Ako talaga yung dahilan. Ngayon, pag-uwi namin doon, okay, lahat. Wala kayong day off. E day off nun kinabukasan. Ngayon, kinakabahan ako para sa kanya. Sabi ko, ano kaya ano na ito? Sabihin na ito. Tapos di, syempre nagtatanong yung mga kasama niya. Totoo ba yun? Totoo ba na ano, nagsinungaling ka? Natutuwa ako sa kanya kasi tahimik siya na ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, okay, okay ka lang ba? Sabi ko, gawag-alala ka ako. Andito na ako. Sabi ko sa kanya. Pero kinikilig ako kasi magkasama na kami noon. Pero hindi pa tayo magkatabi matulog ng batay. Magkatabi na tayo. Magkatabi na ba tayo? Oo. Mm. Noong una magkatabi na tayo, magkatabi na tayo, di ba? Magkatabi na ba tayo noon? Oo. Ay, oo, kasi sabi ko, dapat hindi kami magkatabi. Ang sabi ko, babe, huwag ka na umuwi. Kasi huwag iba kami natutulogan that time. Ah, malayo. Sa kabila siya, doon ako sa kabila. Oo, oh, hindi pala tayo nun. Hindi. Kasi umuwi ako sa kabila. Tapos nung umaga, pinadaan. Ako sinabay nila ako. Hindi, pinadaan nila. Oo. Ngayon, dahil itang pagkain. Pagkain. Nagtatago ako. Oo. Tapos ano, patok. Sabi ko sa kanya, pwede bang ano? Huwag ka na umuwi. Wala kasi ako kasama. Sabi niya, makapagalitan tayo. Sabi niya na ganun. Sabi ko, nami-miss kita agad. Sabi ko sa kanya, syempre, naiya ako, wala akong kasama. Tapos siya lang ka-close ko, siya lang kausap ko. Alam niyo guys, dumating sa point na nagbo-work siya. Ako, naiiwan ako doon. Nagkikita lang kami. Gabi, di ba? Gabi. Pero, lagi ko siya kausap. Pag nasa labas ako, palagi naisip si Sibi. Mm-hmm. Palagi ko sinasabi sa sarili ko, kumain na kayo. Mm-hmm. Sabi, hindi pa ako makain sa buhay, sabi ko. Tapos pagka-uwi ko, meron agad pagkain. Kakain na siya na. Mm-hmm. Tapos ano, palagi ko siya iniisip. Kung nasa trabaho, mm-hmm. siya. Tapos minsan, binibis ako yung trabaho para ano, mapabilis. Oo, para makauwi agad siya, ganun. Parang mag-asawa, ako yung housewife, tapos yung tatrabaho siya sa labas. Ganun. Pero mahirap yung ano, yung setup before kasi syempre, nahiya ako, nahilang ako, tapos siya lang kausap ko, siya lang ka-close ko. Tapos antayin ko magabi. Umaga pa lang kasi alis na yan, papaalam yan ako, mag-ano muna ako, mag-trabaho muna ako, dito ka lang ha, huwag kang alis ha, huwag kang lalabas ha. Tapos, every time talaga na, pero mahirap yung ano, yung setup before kasi syempre, nahiya ako, nahilang ako, tapos siya lang kausap ko, siya lang ka-close ko. Tapos antayin ko magabi. Umaga pa lang kasi alis na yan, papaalam yan ako, mag-ano muna ako, mag-trabaho muna ako, dito ka lang ha, huwag kang alis ha, huwag kang lalabas ha. Tapos, every time talaga na may time siya, lagi yung may load, before, lagi yung may load. Nasa labas yan, tapos may video ko niya ako, kumain ka na ba dyan? Kumain ka na ha, ganun siya palagi. Sabi ko, uuwi na ako, tapos yung 4 days. Sabi niya, kailan nga babalik? Kasi sabi ko, eh, huwag sa'yo, kailan ako babalik? Eh, ano na, nakapag-ano na, decide na. Kapag-decide na ako. Kasi sinabi niya sa akin, basta... Yung time na kasama ko na si Matbat. Oo. Ito na nangyari noon. Sabi niya, mag-decide ka na kung ano, sasama ka sa akin. Sabi niya na ganun. Tapos ako, syempre, kinausap ko muna yung nakatataas, si Papa. Sabi ko sa kanya, pa, sabi ko, pwede ba akong mag-stay na sa ano, sa Pampanga?
Ngayon, si Papa naman siguro, dahil nakikilala niya na nga si Yano. After naman na, ng 4 days na stay ko doon, nagpupunta pa rin siya sa amin. Medyo natagalan bago ako na ganun doon. Nag-stay doon. Diba ba yun? Ano ka ba? Wait lang. 5 minutes pa. Tapos, sige, tuloy ang kwento. Tapos, ngayon, pinaalam ko kay Papa. Sabi ko, pwede na ba ako mag-stay in doon? Sabi ko sa akin. Sabi niya, sino ba mga kasama mo? Sino ganito ganyan? Sabi ko, hindi naman ako anong pagbabaya ka ni Yano. Hanggang sa... Ani yung shot, di ba? Iwat, sabi. Oo, ngayon. Sabi ko, huwag pa mag-alala. Ano, hindi ko pababayaan. Hindi niya pababayaan. Naman niya naman talagang ginawa. Hindi niya naman talaga ako binabayaan. Ngayon, ay, super naman. Tapos ngayon, ano, ang nangyari na naman, gabi ako umalis, papuntang ano, sa kanya, after ano niya, after work. Tapos parang itanong niya, sabi niya, nasan ka na, ganito, ganyan. Gabi na ako dumating sa iyo. Hanggang nagsama namin guys, forever. Hanggang nagsama na kami, hanggang sa dumating sa pwedeng live-in na talaga kami. Ganito talaga nangyari. Tapos, marami na pagsubo, kaya na doon na nag-start yun. Talagang adjustment talaga, big. Super very very big na adjustment para sa akin. Siyempre, bagong buhay, bagong kakilala, bagong pag-isama, bagong lahat. So, siyempre ako ginawa ko yun. Para kay Yano, para kay Buong. Ganon namin hinandel yung mga nangyari sa akin. Yung nag-propose naman po ako, nasaan po naman, nasa pinpin. Ano, may video eh. Lahat, una, may handa, may video kayo, lahat meron. Chinat, tapos hindi sabi ko, babe, umuwi ka dito? Sabi niya. Sabi niya. Bakit? Ano mo yun? Mansara namin yun guys. Mansara namin yun. Sabi niya. Basta, umuwi ka. Yung ano, may nandalang lang dito konti para sa'yo. Sabi niya. Tapos, ano, matagal siya guys. Sabi ko, ganito exact na sabi ko kasi, totoo, talaga hindi ako pinayagan. Kaya hindi ako, hindi ako makalabas. Bawal. Ngayon, nakiusap ako. Sabi ko, give me 2 hours and I will go home then after. Sabi ko na gano'n. Pero, sinungaling ako. Hindi ako uuwi. Ngayon, ayaw. Umuwi si Cindy na. Ayaw pumayag. Ngayon, nakiusap ako. Sabi ko, just 2 hours only. Sabi ko, I will go home then after. Ngayon, pumayag na. Huwag na mag-English, babe. Pinayagan ako. Kung hindi ka dumating, yung motor. Nade, tinuha ko yung motor. Sino ang susi? Nalapasan yung motor. Sabi mo, ahalisan ako. Kung saan ako sa Madrid, nade. Sa dulo. Sa tayo pumunta. Hindi sana ako. Magmumotor sana ako. Kaso ano, sabi nila, huwag ka nang malis, nandiyan na siya, pagkita na siya. Oo. Kasi maraming taon. Dapit tao. Ko, mga tita ko, tito. Nandiyan na lahat, mga pamangkin. Mahaba. Tapos nung nag-propose na ako, naging si Ate Roday na guys sana, yung bula ko na. Nakita ko dito sa ano, sa speaker. Kasi pagbaba ko rin sa motor, sabi ko, nakadama na ako. Kinakabahan na ako eh. Daming tao, nakapalibot, hindi ko siya makita. Pagbaba ko, yung mga tao biglang nag-ano. Ganyanan. Nag-see. Tapos nakita ko siya, nasa gitna siya. Sabi ko, parang alam ko na magyayari. Parang alam ko na kasi never pang nangyari yun. Ngayon, pumunta ko sa kanya, pinuntahan ko siya. Lutang na ako noon, hindi ko na nakikita kung sino yung mga nasa paligid bukod sa madilim. Sa kanya na ako naka-ano, sa'yo na ako naka-focus that time, di ba? Di ba, babe? Tapos, kinuha niya ako. Huwata siya ng ano, yung make it with you. Ngayon, wakata siya. Sabi ko, ano bang meron? Sabi ko, bakit ganito, bakit ganyan? Di ako sinasagot. Tapos ano, bigla ako yung mo. Oo. Sabi niya sa akin that time, sabi niya, babe, ito na yun ha. Hindi will you marry, sinabi niya. Can you be my wife? Can you be my wife? Sabi niya, can you be my wife? Ako, syempre. Parang pong lola mo. Yes. Nag-yes ako nun. Tapos kinabukasan ako umuwi. Hindi ako umuwi after 2 hours. Six, ano siya? Doon ako yung tulog sa kanila sa bahay ni mama niya. 6 a.m.
Pinatid ko siya sa... Sino kasi nagatid sa'yo? Bunso, no? Oo, si Bunso nila. Si Bunso nagatid sa akin. Ngayon, di pa ako umaalis yung mukha niya. Malungkot lang. Siyempre. Nakikita ko yung mukha niya. Sabi ni Kuya Enzo, babalik din yan. Naalala ko. Wala natas. Nandun si Kuya Enzo noon. Paalis na ako. Sa kumbuhay na talong gawa. Para sa si Ate Roda at si Kuya Enzo nandun noon. Huwag ka muna malungkot. Babalik din niya. Sabi ni Kuya Enzo. Ayun, pagbalik ko, hindi na ako pabalik sa kanila. Kaya ano na akong stay. Kala ka pero doon na kami nag-stay. Kala Kuya Enzo. Doon na nag-start yung ano, yung sarili na aming buhay, guys.